Pinay nung April 20, 'di ba? 2019 dami na pauwi. Oo. 2020 nag first overall naman ako sa April. April. South race, yun yung last race ko sa April. Ito yung father, Wegen Van Bunderen ang bloodline. Van Bunderen. Wegen Van Bunderen. Lugon pa yun, pero ang ganda naman pa. Van Bunderen din ang pinanggalingan nito yung last remaining birds ni David Chan sa Loof. Na-acquire ni Jong. Mm. Yung mga kinatabing Van Bunderen at Wegen ni David. David Chan. So, hindi nalalayo yung Van Bunderen na yan sa hawak ni Sir Golden, ano? Kasi galing din kay David Gentle eh. Totoo yung hindi na na. Tsaka ano, since nung mga ano pa, start ko, sikat na talaga yung Van Bunderen. Mm-hmm. Marami na nakaka-achieve ng marami dito sa mm-hmm. Ibon. Hindi sila ganun kaganda. Hindi sila ganun kagandang Ibon. Malalait mga pang maigse, maliit. Pati to ka, exceeded eh. Hindi sila ano, pero yung result yung nagbibigay eh. Actually, wala naman talaga yan sa itsura. Nasa, doon ko bumayas sa yung performance yung Ibon. Lumubusgaan. Oo, totoo. Doon mo i-judge yung Ibon sa performance. Isang Ibon pa. Ito naman, mga yung imports na susubukan natin sa loob. Wala pa to, hindi pa natin natatry. Pag pinakilala ko lang. Fresh na fresh. Ang basic ano nila is kung kilala niyo yung si Mr. Gabby Van Dinabil. Yun yung sabi ko na tol eh. Iisa mo ka eh. Yan. Ayan, no? Gabby Van Dinabil. Mga ilang taon na kaya yung ibon na yan? Bata then, pa. Recent lang to. Kaya last year lang dumating to sa Pilipinas. Bata pa. Ito yung, ito, nagmula sa Harry Line eh, itong isa. Ito namang isa, yung pure. Ito yung pure na Gabby. Medyo mga medium size sila, kalalaking ibon. Pero subukan natin sa Pilipinas. Try ko silang i-pair doon sa mga existing nating bloodline. Pero on a trial basis pa naman yung effect sa atin. Ayan, mga important yan. Nag-start ako, na dinig-dinig ko pa lang yung pagkakalapate. 2007, una ko nakilala si Leo Parto, si Tuy Leo. Tapos nung nakilala ko siya, tinuruan niya ako nung kanino magaganda kumuha, sino yung mga sikat na ibon dito sa San Pedro. Nakilala namin si Tino, si Puying, kung tawagin. Tapos doon ako unang naka-acquire sa kanya. Doon yung unang nilipad ko, nag-first overall agad. First year ng paglipad natin, PFU 2008 Young Bird. First overall ako ng club nila. So knowing na puro veterano yung naglalaro doon, silat natin yung mga veterano ng Laguna agad. Dahil maganda yung naging start natin, bumili agad tayo sa maayos sa source. Tapos, nagtuloy-tuloy yun, 2008, 2009, 2010, pa-quit na ako noon dahil graduate na ako ng college, nagtrabaho muna, nagpaka-stable. Nakabalik ako siguro mga 2013. Tapos, until now, yun, tuloy-tuloy. Maintain na may maintain naman. So ano ang pwede mong maipayo sa mga nais na magsimula sa pag-aalaga ng kalapate? Sa magsisimula, una, kailangan meron ka ng sapat na budget. Budget muna, tapos oras, kailangan din. So kung wala ka ng dalawang yon dun pa lang, huwag muna start kasi mag-quit ka lang din. Kung wala kang budget, eh mahirap yun. Kasi talaga, apektado lahat nun. Ang ibon ay ano, malakas ang palunaw, kaya tuka ng tuka yan. Kailangan ano, handa ang iyong bulsa. Bulsa muna i-handaan nyo. Yun ang mahalaga. Sir, meron ka bang tawag dito yung ano ang maipapayo mo sa amin sa breeding at sa pagkukondisyon ng iyong mga warriors, clients? Totoo lang, ako, natuto lang din ako. Kasi mga new generation fanciers na tayo. So, tayo ako natuto lang din through reading. Sa pagbabasa, so mapapayo ko,
maganda mapag-irapan nyo din para masabi nyo na inyo talaga yung conditioning na yan. Pag-irapan natin, basahin nyo, totoo lahat yung nasa librong yan. Siyempre, depende na sa'yo kung ano yung mag-work, kung ano yung, anong conditioning yung magmamatch dun sa iyong ulungan. So, yun yung mapapayo. So, tama yung sinabi ni Sir Marvick. Mas maganda kung tayo mismo magdi-discover ng sistema o programa sa para sa ating mga warriors. At syempre, tayo ang nakakakilala ng mga alaga natin. Hindi tulad ng iba, hihingi na lang ng sistema, gusto isulat pa. Pwede naman i-guide, pero naman, kumbaga sa ano, kung mangungopia ka sa classmate ko, wag word by word. Ayun, pwede i-guide. Kailangan meron ka rin sarili mong take kasi magkakaiba tayo ng love situation. Yung sinasabi ko kay Terdy kasi yan sa isa ng mga mentor ko. Sabi ko, pre, magkakaiba tayo ng love situation. Yung sa'yo, maaaring ganito, sa akin ganyan. So, pwede kang magkaroon ng adjustment. Depende sa ano mo, sa hulong. So, marami tayong natutunan. No? Sa mga gustong magsimula, mag-invest, unang-una mag-ipon. Dapat meron tayong sapat na budget sa pagbili ng magandang linyada kung gusto natin talagang bumira ang nilalaro natin. Pangalawa, matuto tayong mag-aral para sa ating mga pagpukondisyon ng ating mga warriors. So, sir, maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin dito sa inyong loft. Ayun guys, huwag niyo kalimutan na suportan ang mga kasama kong vloggers din. Ito, Herbin's Loft TV. Ayun. Brothers Combando TV. So hanggang dito na lang ang video natin ngayong araw. Goodbye and God bless. Keep safe.